Hello sa lahat. In this video, i-discuss ko po sa inyo ang tungkol sa critical lifting plan. Kung gaano siya ka-importante at kung paano gumawa ng lifting plan. Kaya stay tuned lang. Welcome back to my channel. Ngayon, pag-usapan po natin ang tungkol sa critical lifting plan. Una, ano ba ang lifting plan? Bakit ba kailangan natin ng lifting plan? Ano-ano ang activity na nangangailangan ng critical lifting plan? Paano gumawa ng lifting plan? Ang lifting plan ay ang mga dokumentong inihanda para sa pagpaplano ng isang critical na paglifting sa pamamagitan ng pag-calculate o pagkonsidera sa lahat ng maaaring magdulot ng epekto sa pag-angat at sa gayon ay maiwasan ang mga anumang abala o aksidente at pagpili ng tamang kasangkapan at tamang crane na gagamitin sa lifting para matiyak na ang ligtas na pamamaraan ng paglifting ay susundin. Pagbibigay ng detalye tulad ng gaano kabigat ng bubuhatin at safety factor, crane positioning, pagsukat kung saan ang location ng bubuhatin at kung gaano kalaki ang bubuhatin at saka mangangailangan po ng load chart sa pagsagawa para ma-compute at maibase doon sa kakayanin ng capacity ng crane. Ang critical lifting plan ay inihahanda at ginagawa para sa bawat critical lifting. Ang lifting supervisor ang siyang pupunta sa lugar at kung saan susukatin nila yung distance ng actual na paglilimtingan, paglalapagan na crane in accordance din dun sa crane manual and load chart. Kung ano yung mga kinakailangan kagamitan, yung sila ang gagawa ng step by step na sequence sa trabaho at kung ano ang paraan ng komunikasyon na gagamitin, kung gagamit pa sila ng radio hand signal or yung tinatawag na public address, depende sa kung ano yung requirements na gagamitin. Ano-ano ba ang gawain o activity na nangangailangan ng critical lifting plan? Ay yung mga lifting na ginagawa kung saan ang bigat ng load ay higit sa 75% na rated load capacity ng crane. Paglifting kung saan ay indikita ng mga operator, paglifting na ginagawa gamit ang higit sa isang crane, yung tandem lift, tailing lift, multiple lift, basta mga ganun ay nangangailangan ng critical lifting plan. Lahat ng mga load na mabigat ay umabot sa 40 tons pataas, pati yung working area na pressurized piping kaya sa mga planta bago magsagawa ng lifting ay gagawa din muna ng critical lifting plan. Kahit yung paglifting ng man basket na may nakasakay na tao, tinatawag din siyang critical lifting, kaya kailangan din siya ng lifting plan. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang
isang sample ng lifting plan at kung paano siya fill upan. So ayan po ang example ng critical lifting plan. Basta fill upan nyo lang po yan, makikita nyo naman po kung anong nakalagay dyan sa lifting plan format. Ganyan lang po ang paggawa ng lifting plan. Sa mga ibang may katanungan po guys, paki comment down below lang para gagawan ko po ng video sa susunod. Thank you. So ayun guys, sana nagustuhan nyo ang aking video at salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at sa susunod pang aking mga video. Bye bye.